Good morning po muli mga brothers. So ito yung part 2 ng paglilipat natin sa ating mga inahen na nanganak. Dahil medyo malaki na yung kanya anak dito sa ating paanakan, dito sa bakal, na binanggit ko nung sa part 1 sa isang video natin. Ililipat naman natin siya ngayon sa medyo mas maluwag siya. Tapos mas safe din para sa kanyang anak doon sa may ano natin, sa gauge 16, sa mesh wire gauge 16 na ano eh. Ordinary chicken wire lang to eh. So, ililipat natin doon dahil meron din ng anak na ililipat naman natin dito. Dahil malaki na to, hindi na siya delikado para sa langgam. Okay, ito yung ating lilipat. Si Beast na sinasabi ko. Ang po. Babae yan, pero Beast lang ang pangalan niya sa akin dahil ang ganda ng mukha niya. Mukha siyang ano. Mukha siyang Beast. So ayan, ito yung anak niya na dalawang piraso. Isang puti at isang itim. So, malaki na. Kaya hindi na delikado para sa... Ayan. So, tatay nila kasi kaya ganito kaganda tong kits na to. Ay, ang tatay nila ay F2. Yung pinakita ko sa inyo nakaraan, galing sa Ibayo Rabbit 3 ni Kuya Ray De Leon. Ayan. Dalawa lang to, pero kaya malulusog pala. Kaya malulusog. F2. Okay. Ito pala ay ika 15 days na nila ng ating mga kids na ito. 15 day old. So hindi pa ito. Ito yung lilipatan nila. Ito yung sinasabi ko na flooring, mesh wire, gauge 16, galing kay Press Eldrick Senedosa. Nakaingi tayo ng gauge 16 na ginawa natin mga flooring, pang flooring. Ayan. Kahit dito sa kabilang gauge natin, ginawa natin. So mas matibay. Kumpara doon sa ginagamit natin na chicken wire, ordinary, madaling mabutas at kalawangin. Okay, nakalipat na sila dito sa bago niyang cage. So, hindi naman masyadong masikip para sa kanila kasi dalawa lang naman yung anak niya. No, masikip pa lang yan dahil nandun pa yung cage, yung nest box. Pero tamang-tama lang sa kanila itong sukat na ito. Compare doon sa dating nakalagay dito, si number... 13 ba? Number 16. Yun tinanggal natin. Pakita na lang namin. Doon sa 8 yung anak niya. Kaya nilipat natin siya doon sa mas malaking kulungan. Okay? Na inilipat ng aking anak. Sa mas malaking... Guys, yung pinagtanggalan natin kay number 22, okay na. Nilagyan natin uli ng lang isang ilalim para mas safe talaga sa langgam. So, okay na siya. Ito naman yung bagong panganak natin ngayong 8. So, ito, nasa third floor siya nakalagay. Si number 11. Ang dumambati sa kanya ngayon is si Epto Cali ng Ibayo Rabbit 3. So, ginamit talaga natin siya. Tinesting natin si F2 Cali para talagang kung proven. So, ito, si number 11. So, nanganak siya. Lima to. Lima.
ililipat natin siya doon sa inayos natin doon sa ating paanakan. Okay, ito guys, oh, lima na ang lalaki. Botsog na botsog. Oh. Dalawang puti, tatlong medyo may color, off color itong tatlo. Ganda. Lilipat na natin siya ngayon dito sa ating pinirefer na kulungan. Ayan. So, huwag tayong matakot. Yung sinasabi ko sa inyo na kapag sa tingin nyo ay mas delikado para sa ating mga inahen, sa ating mga kids, dun sa lugar kung saan siya nanganak, dahil sa banta ng langgam o ano paman, pwede natin siya ilipat. Tulad nyo, katunayan, yung dalawa nating inahen na nanganak dito sa area na to, nailipat na natin sa mas maayos nilang kalalagyan ngayon. Yung isa, dahil walo yung anak niya, nilipat natin siya sa mas maluwag. So yung galing naman dito, si number 22, anak niya naman ay dalawa, yung pinag-alisan ni number nung walo ang anak, yun naman yung pinaglagyan natin sa kanya. So ito ngayon na magiging pagpapalakihan uli itong kay number 11. So sa number 11 F2 uli ang tatay. Ayan. So yeah.